1,175 tons of food scraps in Metro Manila are thrown in the garbage every day? Ito'y nakakalungkot isipin dahil sa dami ng taong nagugutom, lalo na nitong pandemya. Alamin natin kung ano ang ginawa ng grupong Feeding Metro Manila sa pangunguna ng volunteer na si Cares Banson. Tuklasin din natin kung papaano ang simple cooking ni Inday Alin ay nakakapagpakain sa mga kababayan niya sa Iligan. Gumawa ako ng mga MOA at kinausap ko yung mga grocery stores, yung mga may-ari ng hotel, mga may-ari ng bakery. At nakipagkasundo kami kasi may mga produktong nasisira sa production, may mga produktong malapit na mag-expire at hindi na shelf-worthy. Yun po ang binibigay sa akin. And instead of cooking brand new things and buying new things, new food, new ingredients, meron kaming Save the Earth, Zero Waste Advocacy together with Hunger Relief. So, yun ang ginawa ko. 11 years ago nang binuo ni Cares at ng anak niya ang Feeding Metro Manila upang makapagpakain ng mga nagugutom. Namamalengke pa sila ng mga iluluto. Pero nagbago ito nung sinabi ng anak niyang marami ang pagkaing pwedeng isalba. Tinatakot nila ako na sinasabi nila if I don't rescue that food, the emission of food in our garbage is more toxic than carbon dioxide. So, dapat ubusin natin lahat na hindi napapakain ng mga hotel, yung sa buffet. Dapat ubusin natin lahat yun dahil tinatapon talaga nila yun. Dahil ganun ang kanilang patakaran. Araw-araw, namamolekta ako sa grocery stores, namamolekta ako sa bakery, ABS-CBN gives me rice. May maraming bumibili ng surplus na farm produce na hindi na bebenta ng mga magsasaka. Maraming mga batang tumutulong sa mga magsasakang to. So, lahat yon binibigay ko sa mga volunteer at sila naman ang nagluluto. So, hindi lang naman ako. It's a communal effort. It's a hunger relief program based on trust. The corporate sponsors trust Feeding Metro Manila. Feeding Metro Manila trust the volunteers who also trust their distributors. Ang malaking nakatulong sa akin was DZMM's TLC. Ang DZMM in 2011, inimbitahan ang anak ko na magpakain sa inyong medical mission. Ang daming taong gutom, paano sila makakapag-aral kung gutom sila? Paano ang mga nanay magpalaki ng pamilya nila ng tama kung gutom sila? During the pandemic, Pantawid ng Pag-ibig, an initiative of ABS-CBN and ABS-CBN Foundation to feed the hungry, has partnered with Feeding Metro Manila to cook 500 hot meals per day for a year. That's a total of at least 182,500 meals served. Yung satisfaction comes from knowing you are making people happy. No? So, yung pagod mo nawawala. Sa Iligan City naman, ang 23-year-old na si Inday Alin na dating tumutulong lang sa pagtitinda kasama ang nanay niya sa Talipapa ay nagpa siyang magluto ng pagkain para makatulong sa mga kababayang nagugutom nitong pandemya. Nagluto kasi ako noon ng para sa aming kapitbahay, tapos maraming na-inspire, then doon na rin ako nakalikom ng donation po para makapagluto po ulit. Sa tulong ng mga donors na nakakapanood ng YouTube at Facebook videos niya at mga OFWs na nagdo-donate sa kanya ng pambili ng ingredients, she was able to feed more than 100 people per day, 2 to 3 times a week. Umaabot na ilang libo ito kung pagsama-samahin. Sila na rin ang naghahatid sa mga chosen beneficiaries. Mostly po yung mga beneficiaries po namin is mga bata, mga senior citizens, sika driver, mga indigent family. Meron na po yung family ko, kompleto po na tumutulong sa akin. Tapos yung auntie ko, yung lolo, tapos may kapitbahay din kami na tumutulong sa akin. Gusto ko maka-inspire, then makatulong din po at the same time. Lalong-lalo na po sa mga bata, gusto ko silang turuan po, maging grateful din po, and to spread kindness.
kahit paano ay makatulong din po tayo. Noon pa man po, nung bata pa lang po talaga ako, is pangarap ko na talaga ang makapagpakain. Ito talaga yung pinaka-aim ko talaga na once na, ano, pag if I got a chance na makatulong, gusto ko makapagpakain sa mga bata, sa mga senior citizens po. Kasi ano eh, kanang parang palaging natatouch po yung puso ko pag nakita ko na mga seniors, mga bata. Kasi alam po yung pakiramdam na ano, yun bang walang-wala din po kami noon, ganun po. Parang gusto ko mag-give up po sa kanila, makapagpasaya. Feeding Metro Manila at Inday Alin ng Iligan, kayo ang aming G-Diaries World Changers of the Day. Very impressive ang ginagawa ninyong Feeding and Zero Food Waste Initiatives. Maraming salamat din sa lahat ng mga volunteers at mga donors na sumusuporta sa kanilang dalawa. Sabi nga ni Gina Lopez, pwede pala, kaya pala.